Welcome to the Calaguas Silence. The Calaguas Islands are located in the municipality of Binsons, in the province of Camarines Norte. It is known for its pristine beaches. The most popular among this is the Mahabang Buhangin Beach, which is made up of a long stretch of powdery white sand. Everyone, welcome back to my channel. My name is Zed and nandito tayo ngayon sa Calaguas. Joiner tour lang to guys, naka-promo siya. Supposedly 4,499 pero naka-sale siya ng 3,799. Okay, so ilalagay ko yung complete details sa description ng video na to. So, kasama na yung 3 meals. Lunch, dinner, breakfast, tapos may tent accommodation siya. And then pwede kayong mag-upgrade to cabana and then air condition room. Okay? So without further ado, let's get started and here's my intro. How to get there? 7:30 PM, so 8:30 PM yung usapan namin sa Sentries. Ano nga yun? Sentries. Sentries Quezon Avenue. So papunta na kami doon sa pickup ng van. Ayun, makakasama ko ang Kokolet. Ayun, apat kami. Sumakay na kami ng taxi papuntang Sentries from Cubao. So, 150 pesos lang yung bayad nito kasi malapit lang. Andito na kami sa McDonald's Sentries. Ito yung pick-up. Dito yung pick-up namin sa Calaguas Tour. So, usually, dito talaga yung pick-up place. Dito sa Sentries McDonald's. Yan. Andito na yung van namin, so pasok na tayo. Stop over muna kami. Ang haba ng biyahe, ngayon lang kami nag-stop over. Ingi na rin ako. So ayun, tara. After mag-CR, tingnan naman natin yung pasalubong area nila. So, well, kami kasi papunta pa lang sa Calaguas. Pero kung halimbawa mga pauwi na kayo, pwede naman kayong dito bumili kung gusto nyo. Ayan. Hindi kayo kakain? Carbs? Hindi kayo kakain? Kape? Kung painit ng sikmura? And then kung talagang nagugutom kayo, pwede kayong kumain dito sa loob kasi may mga ulam sila. Ayan, silipin natin yung kanilang ulam. Bulalo. Hindi naman kami nagugutom, so parang gusto lang namin ng sabaw. So magno-noodles lang kami. Yung noodles nila dito is 40 pesos. Diba? Andito tayo ngayon sa Vinson's Pilot Elementary School. So dito yung registration area nila bago tayo pumunta ng port. Hello,
Ah, seminar na or? Dito ba? Dito tayo? Doon kami pumilas. Ano pa yun na registration? Andito tayo sa registration area. So, pipilakan or pipirmat tayo sa apat na papers. Tapos na kami mag-registration. So, breakfast muna tayo bago tayo pumunta sa port. So, mga 15 minutes away daw yung port dito. Iba kasi dati. Dati kasi, nung nakapunta na rin ako dito sa Calaguas, diretso muna kami sa port. Pero, since pandemic, dito muna kami sa may, ano ba to? Basta sa may school, dito yung registration. Then, dito na rin yung breakfast. And kailangan namin mag-breakfast dito dahil 2 to 3 hours daw yung biyahe sa bangka. Sandwich lang kayo? Kaya naman sa susunod na bisita kayo dito sa bayan ng Luzon, huwag niyong kalimutan ang ikmat ang kanilang pinagmamalap na bukulan ng dessert. Ano siya? Puto na may chocolate at kalamay? Kalamay ba? Para tong parang moron, no? Oo. 40 pala. Bili na tayo. Init pa eh. Santol. Ah, sinantol. Okay. Ano ba yan? Ano to? Ate, ano to? Ate, pagkano yung calculation? Magkano po? 25. Mas mura, no? Mas usually ganda ka ba? Oo. Ano yung laman nito, chocolate? Peanut butter. Magkano? 25. Tigisa tayo. Peanut butter daw yung laman nito. May butter po ba? Sa akin yung blue at light blue. Anong matay? Ha? Anong matay? Yung ano? Ate, magkano yan? 100. Okay. 100 with rice? Oo. Pare-pareho to, ulam lahat. 100 daw yung ano, ulam with rice na. Pero ito, 25 pesos. Peanut butter yung laman nito. Dito na tayo sa port, guys. So, hindi ito yung ina-expect kong port kasi nakapunta na ako ng Calaguas, diba? That was 4 years ago. So, ang itsura dati is ibang-iba. Ito talaga, hindi ko alam kung it's same to or binago lang talaga nila. Pero hindi talaga ito yung dati naming pinuntahan. So, ito yung itsura niya. Centennial Wharf yung tawag ng port na to. Tapos, yung mga gamit natin, kailangan bumili kayo ng plastic dito. 25 pesos yung plastic, ibabalot natin. Kasi itong mga bag natin, ilalagay nila to sa ilalim ng bangka eh. So, mababasa. So, kailangan talaga may plastic. Ito. Ayan. So, isa-isa lang kami ng plastic. Pwede nyo sigurong gawing dalawa kung kasya naman yung bag nyo. Pero... mas okay yung isa lang. 25 pesos to. Yun. Nauna na siya.
Centennial Wharf, Camarines Norte. Oo nga, parang safe place lang. Orientation daw muna tayo. Meron pala doon? Ay, may tatap. Maiksi lang naman yung seminar. So, mga ilan? Parang mga 5 to 10 minutes lang. Kaya sasakay na tayo sa bangka. Daw yung capacity ng bangka na to, pero 38 kami, so ganito kami harapin. Ayun, buti umayon yung panahon, paaraw ngayon. Yeah.
nandito na po tayo sa Calaguas. Ang araw dito, inuulan kami habang nasa biyahe, pero pagdating dito, sobrang araw. Ayan, I love Calaguas. Ito yung 4,000, so up to 6 persons yung pwede nito, and open lang siya. So ito yung may mattress siya, maliwalas. Tapos ito naman yung 5,000 na close cabana. Okay, up to 6 packs din to. Yan. Then yung room na 10,000, up to 6 to 8 persons. May aircon yan, may sariling CR, and then yung tent, daming tent. Yung tent guys is yung pang dalawa, yung kasama sa package. Ito guys yung 10k, so may 3 beds to actually, pero dalawang malaki for now, dito ata yung isa. So good for 6 to 8 bucks to. May aircon, and then may electric fan, and may sariling CR siya. Ayan yung CR niya, medyo malawak. Tapos may lagayan rin kayo ng damit. So 10k to. Lunch time, ito yung kasama sa package na lunch. 4 tables kami guys, so 4 na ganito sa per table. Pesos yung halo-halo mango for na 60-80. Beach tour naman tayo guys. So ito yung kabilang dulo ng Calaguas, may mga rock formation, so pwede kayong mag picture taking dito. Guys, legit yung buhangin dito, parang sa Boracay talaga, sobrang pino. Hindi po edited tong video na to, tingnan natin ah. Yan. Yan yung buhangin niya oh, parang sa Boracay. Tapos walang masyadong bato, puro pino. Ito yung dulo ng Calaguas. Ayan, may cottages na malapit dito kasi may resort din dito na private eh. So mostly dito sa Calaguas, puro private resort na. Ang sabi, wala na raw yung public. Okay? So ito yung sa kabilang dulo. Hindi kami dito nag check-in. Tsaka mas konti tao dito compared dun sa ano, pinag-check-in na namin. Dulo na kasi to banda. Thank you.
Ayan siya. Ang pangalan ng resort na to is Kagedama or Kagedama. Ayun, may malaking pangalan. Tingnan natin. Sobrang init, guys. Pero dun sa pinanggalingan namin umuulan kanina, sobrang lakas ng alon. Pero pagdating dito sa Calaguas, sobrang init. Nakakasunog ng balat. Ayan, tingnan natin yung pangalan ng resort. Ayan. Kagedama or Kagedama. Ate, dito kayo nagstay? Dito kayo nagstay? How much yung entrance dyan? Ay, hindi namin alam. Kasi naka-tour group. Ah, tour group din kayo. Okay, kaso dito lang kayo nagstay. Ha, pakainit. Sige, thank you. Alright, so sa next resort na tayo. Ayan, nakikita nyo naman yung buhangin, no? Ang pino at walang masyadong bato. Eto, dati meron ditong resort din pero parang tinanggal na. Ayan. Hey guys! Sobrang sarap mag nakaapak lang dito kasi sobrang pino ng buhangin at walang masyadong bato-bato. Sturdy siya, hindi siya nangangain yung buhangin dito ng paa. Para siyang sa Boracay talaga. Ayun o. Ang sturdy niya. Ayan, parang ghost town yung resort na to. Whew, napakainit. Ganda ng tubig, oh. Linaw. Medyo maalon pa ngayon pero mamayang gabi I'm sure kalmado na to at masarap mag-swimming dito sa gabi, guys. Ayan, green yung water. At yung water dito hindi biglang lalim. Parang sa swimming pool lang. Nung una kaming pumunta dito, mga 2014. Di ba, RV? Nung una naming punta dito nung 2014, ang daming resort dito. Sobra. Tsaka may mga public. Wait lang, madumi yata. Yan. May mga public, ano, may mga public resort dito. So, yun ang nawala. Tinanggal nila. Then, lahat ng private resort, yun lang yung naiwan. Ayan, kagaya nito. Ano yun? SR ba yan? SR ba yan? No, SR. Ganda. Ayun, tapos next is wala na naman. Tinanggal. Halos tinanggal yung karamihan ng resort dito. Parang tatlong resort lang ata ang open, no? No? Guys, tatlong resort lang ata ang bukas dito. Yung kanina, yung una, yung... Ano yun?
Kage, Dama, tapos SR, tapos yung pinag-stayan namin. Anong pangalan ng pinag-stayan natin? TDN ba yun? TDN ata yun. Tingnan natin uli. Doon, dito sa pinag-stayan namin, ang sobrang daming tao, punong-puno. Maya-maya, mga 3:30, mag-island hopping na kami. Yun. Papakita ko sa inyo mamaya. Sobrang init. Tapos dati kasi doon din sa dulo meron din doon eh, yun yung mga public ano eh. Doon kami dati nagstay, nagtent. Ngayon tinanggal daw yun. Sabi dahil madumi daw, kalat. Yan. Sa Holy Week next week is Holy Week na, di ba? Next week is Holy Week na, di ba? So guys, next week is Holy Week na. Ang sabi nila, pag Holy Week daw may additional 1,000 pesos dun sa mga cottages nila. Like kung 10,000 yung may isang room dun na may electric pa, may aircon, magiging 11,000. Tapos yung cabana, open cabana nila is 4,000, magiging 5,000. And yung isa pa na closed cabana from 5 to 6,000. For Holy Week lang naman. Then, ha? For, ano, yung up to 6 persons yung ano, 6 people yung open and closed cabana. Then yung aircon room, yun yung 10,000, yun yung 6 to 8. People. Ay, apat pala. Apat pala yung resort dito. May nakalimutan tayo. Calaguas Paradise Resort. Yan. May isa pa pala bago yung pinag-stayan namin. May mga cabana din sila eh. Calaguas Paradise Resort. Okay. Apat pala guys. Apat yung mga open na resort dito sa Calaguas ngayon. The rest wala na, sarado na. Hala, baka island hopping na 'yon mga 'yan. Ano oras na? Baka 'yun na 'yung island hopping, oh. Ano, isang buwan. Are ko. 'Yun na 'yung island hopping. Dito na 'yung bangka namin for island hopping. Ayan. Calaguas cruise. 200 yung bayad guys for each for island hopping. Ito yung mga kasama ko. Gaganda, di ba? Totoong natutungkot. Peste. Ayan, yung iba. Yung sun protector. Ito yung first destination ng island hopping namin guys, and ito yung tinatawag na Balagbag Island. Ayan, so may konting trekking doon, mga 5 to 10 minutes lang kasi parang may top view doon eh. So ipapakita ko sa inyo mamaya, pero akit muna tayo, pasok muna tayo. May entrance dito, 50 pesos. Itong Balagbag Island is nasa tabi lang ng Calaguas. Makikita mo yung Calaguas doon. Ayun. Hindi lang pwedeng tawirin ng maglalakad. Kailangan natin ng bangka kasi malalim yung patawid. 50 pesos na, di ba? Entrance. 50 pesos. Hindi ako binigyan. Butas yan. Ayan, so doon yung pinaka top view. Di ayun na natin kasi ano eh. Di hindi mapapapicture yun sa'yo. Kapit lang tayo, hindi isang stick.
pa. Next is sa snorkeling area, malapit lang dito sa Balagbag Island. So, hayaan ko na silang mag-snorkeling. Ako, dito lang ako. Oh.
andito naman tayo ngayon sa kabilang dulo ng Calaguas, guys. Yan. Guys, dun nga pala yung magte-trek. So 10 to 15 minutes daw. Hindi na ako sumama kaninang umaga mag-trek kasi umuulan, tsaka medyo napagod ako kahapon. So hindi na ako sumama dun sa pagte-trek kanina. Pero parang wala rin naman masyadong magandang view kasi makulimlim. Makulimlim ngayon dito sa Calaguas. Today is April 9. Yun. Guys, dito yung dati kami nung first time ko dito sa Calaguas, dito kami nag-tent. Ito yung public side before ng resort. And then doon yung private. Breakfast muna bago umuwi. Yung dinner kagabi, hindi ko alam kung nasan yung video. But yes, may kasamang dinner na libre and breakfast. RV? Uwian na, guys. So ito na yung second day namin. Uwian na. That's it for today, guys. Thank you for watching my video. If you're new to my channel, please don't forget to support. Click the subscribe button and the notification bell so you will be updated to my latest videos. Keep safe and enjoy your travel!